videos po na ipapapanood ko po sa inyo is late upload na po ito. Bali po, sa ngayon, medyo nakaka-smile na po tayo. Unlike sa videos po na yan, is medyo malungkot talaga. Ito pong videos na ito is it serve as sana as my first videos na i-upload sa YouTube. Kaso nung time na yon medyo nahihiya pa po ako. That's why na-delay po siya nang na-delay. Ayan po, bali po, in-upload ko na rin po para makita niyo po kung ano po ang nangyari po sa laundries po namin during lockdown. Ayan po, ayan po yung early stage ng COVID-19 lockdown last March. Ayan po, panoorin po natin. Hello mga pali. Ito po ang umiiral na total lockdown po sa ating bansa. Last March 17, if I'm not mistaken, bali po nag-declare ng total lockdown si Pangulong Duterte, sanhi po ng laganap na COVID-19. Bali po, ito po ang epekto po sa atin po, sa ating pong industriya. Bali po, maraming establishment ang sarado, walang transportation, wala po lahat. Bali po, actually ito pong laundry ay temporary ay isinara po namin. Bali po, halos nag-open po kami mga bali po mga 28th po ng March. We decided to open it again, although Wednesday and Saturday lang, para po mapagbigyan po natin yung mga taong nagpapalaba po sa atin at tumatangkilig po sa atin. Mahirap cause medyo kay may minimaintain po tayong upa sa laundry, yung mga bills po natin, at kung ano-ano pa. May mga binibuhay din po tayong pamilya, kaya po medyo mahirap po para sa atin. Kung dati po talaga naman dinadagsa po yung laundry po natin, ganitong oras halos talagang puno pa po yung laundry natin ng mga labahin, pero ngayon po, ayan po, kung makikita nyo, talagang totally wala, medyo bagsak po ang sales ng ating laundry. Ganun pa man, patuloy pa po kaming lumalaban at nilalabanan po namin ito pong pandemic para syempre po mabuhay at makapag-save para po sa mga pangangailangan po namin. Medyo mahirap pero we try our very best para po ma-overcome po itong problema po ng COVID-19. Sa ngayon po, actually pauwi na po ako. Ginawa ko lang po itong vlog para po sa kaalaman po ng mga kababayan po natin or yung sa mga nagpapalaba po sa atin. Open lang po kami every Wednesday and Saturday. Siguro gagawin po namin yan. Actually, ginawa po namin yan since March. Ano na po ngayon? June. Talaga pong ay talaga pong mahirap. At yung dati kung kumikita kami ng mga ordinary days na 2 to 3,000 a day, pero ngayon po dahil po sa COVID-19 pandemic, medyo bumaba talaga. Kasi po kanina po nag-open ako, ngayon po Wednesday, hanggang ngayon pauwi na po ako halos. Kumita lang po tayo ng 800. Na Saturday naman po na yung usual nakita po namin dyan is sometimes 4, 5 hanggang 6,000. Pero kumita lang po tayo ng 1,500. Yan po ang epekto po sa atin itong pandemic. Talagang sa dami po ng nawala ng trabaho, sa dami ng na-layoff,
pahinga sa trabaho. Talaga po apektado po pati po itong laundry po natin. Hindi lang naman po siguro yung laundry po namin, maaring yung laundry po sa labas, yung iba't ibang mga laundry, palagay ko apektado rin po sila. Kasi lahat ng tao, siyempre mas uunahin pa po nilang unahin pa po nilang isip yung pera nila para po sa mga kakainin po nila. Maglalaban na lang din po sila. Total, nasa bahay naman po sila. Kaya po siguro ganito. Actually, mga nagpapalaba lang po sa amin, yung mga masasabi nating stable po yung trabaho. Hanggang ngayon, nagtatrabaho po sila. O yung may mga ipon. So, ngayon po, sa liit po ng kinikita natin, dinidivide-divide ko po, po yan para po sa pambayad ng bills, pambayad ng upa, at sa kakainin pa po namin. Actually, halos kulang na kulang yung kinikita ng laundry. Sa totoo lang, kulang na kulang. Bali po, yung savings po namin mag-asawa, halos nasaid na po. Sabihin na po nating may savings po kami na naitabi, pero dahil sa pandemic, wala na po. Medyo naiabono na rin po namin. Ganun pa man, patuloy po tayong lalaban at hindi naman natin pwedeng pabayaan at na mawala ito pong laundry natin. Kasi po, hirap at pagod din po ang naging puhunan po natin dito po sa laundry po nito. Lastly po, medyo po dahil sa wala pong transportation, wala pong taxi, jeep, tricycle, at kahit ano pong transportation, ay naglalakad po tayo mga pati from bahay hanggang dito sa laundry. Approximately 4 kilometer po ang nilalakad natin every Wednesday and Saturday po. Para po matugunan lang po natin yung mga pangangailangan, mga nagpapalaba po sa atin. Awa naman ng Diyos, medyo okay naman, hindi naman tayo nagkatasakit. Pero sabay-sabay na lang po tayo mag-pray na sana po mawala na po itong COVID-19 para maging regular na po ulit ang ating paglalaba. Sa ngayon po, bali po, nakasarado po lagi yung pinto po ng laundry. Yung mga nagpapalaba, nasa labas lang po. At kami na lang po ang nagpapasok ng palalaba nila. At kami na rin po ang naglalaba. Na yung usual, dapat sila po ang naglalaba at nagpapasok sa mga machine po namin. Pero po ngayon, dahil sa COVID-19 po, ay kami na lang po ang gumagawa ng dapat ginagawa nila. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pananood po sa mga kaibigan po natin, mga madi at padi po natin dyan. Don't forget to like, share, and pakisubscribe po ito pong YouTube channel po natin na Eric's Channel Laundry. Paki-press na rin po yung bell icon mga padi para po lagi kayong updated sa amin pong videos. Maraming salamat.